And we're back again, mga kaibigan! Nandito ulit kami, si Kasir Mark and Kitanda. So, yun na nga, after all that technical difficulties, yun na nga. Nakapagsimula na rin tayo. Natuloy na rin, nag-start na. Finally, dahil sa dasal, charot. Finally. And now we are live now sa Pick and Bans. Pick and Bans natin ngayon. So, start ko na agad? Sure, go ahead. Makapapansin natin ngayon, first three bans ng Digos, Zerat, LeBlanc, Ziggs. Kitang-kita natin na focus target talaga nila ang mid laner ng Root. Davao, which is Alfred. Meanwhile, sa Davao team is... Ibaba nila yung si Kane, Renekton, and Draven. So, yung mga assassin, especially si Kane and Draven, sobrang po. And most likely, para mga respect bans ata to. Truth. Lalo na yung Draven. Parang feel ko yung ADR ng Digos is malakas ata mag-Draven. Mag-Draven. So, respect bans. So, totoo isin, parang sobrang sakit din ng Draven lately. Actually, meta siya ngayon. Eh. Makikita mo siya madalas sa LCS. Marami naglalaro mga Draven bot lane. Lalo na si... Tyler! Hindi. Sa EULCS, si Hans Sama. Madalas siya mag-Draven sa EULCS. Ah. Sa Misfits. Oh, okay. I see. Di lang pala Tristana. So, yung first pick ng Team Digos, which is Uncle Kiko and Friends, Yorick and Kaisa. So hindi lang pala limited lang sa Draven, makikita natin. Meanwhile, Zilean, Support, and Shyvana. Oh, lovely. For sure, ang Shyvana is sa jungle. Pero ang Zilean most likely mid lane. Kasi as far as I remember, nakita ko sa Davao Qualifiers, Zilean was played on mid lane by Alfred. Pinakitaan po tayo paano mag-Zilean. So, kung totoo silang Zilean din, ano din siya? Pick din ngayon ng Cloud9. Actually, maganda lang ang Zilean pang laban sa mga assassins. Kasi with your SS, na ma-revive mo ang teammates mo or ikaw. Pwede din. So, Corki for mid lane sa Digos team. So, Yori, Kaisa, Corki. Corki most likely mid lane. Pero ang Kaisa, hindi ako sure, pero pwedeng ADR. At the same time, pwedeng i-jungle kung uso pa sa kanila yung mag-funnel, gold yung funneling. Funnel, oo. Pero parang diba, nawala na yun. Dahil na sa binuff yung item. Na-nerf ang mga supports for gold funneling. Meanwhile, pinick ng... Oo nga, Zilean mid nga ito. Zilean mid. So, Lulu support. Then... most likely gagamit ito yung support team nila malamang syempre. So they are actually currently banning right now, which is Thalia. But Thalia ban for Digos panglaban sa Digos while ang Vayne ban. So most likely nga masabi ko sa Davao mga bans nila is like respect bans, parang ayaw nila pagamitin yung mga comfort picks. Ayaw nilang makuha nilang comfort picks. And sa Digos, yun, since focus nila mid lane at nakita na nila na nag-pick na ng Zilean for mid, so other targets na lang sila, which is for likely top, the ADR. Top and ADC. So, yun. So they decided to ban Kled. Ban Kled. Kasi feel ko parang Kled ata is comfort pick ng top laner. Ng top lane na ni Fair. Pero... naka-pick siya ng Shyvana. Pero hindi natin alam sa swap roles or gano'n naman talaga uso naman yun, guys. So, yun na tayo sa fourth picking. So, kitang-kita na natin for Davao is Varus and Lulu. Meron na silang bot lane, meron na silang JG and mid. So, iniintala lang nila is yung top lane. Meanwhile, on the other side, they have... And actually, this is a very good na counter pick. Morgana. Walang mababind or I mean walang may SSN nito or magpa-polymorph. So maganda counter pick for Varus, Morgana. Pero depende pa rin niya sa player. Ang reflex niya, kung maka-black shield siya agad. Oo. Kung hindi mo kagad nabantayan, good night ka, girl. And we have a very aggressive jungler for Digos. Nidalee, actually high difficulty siya na champion. Oo, mahirap itama yung ano niya. So yun, we're all set guys for our first game sa DCG Digos versus Davao League of Legends. And this is game 1. Game 1 pa lang. Best of 3 to guys, ha? Best of 3.
Yep. Makikita natin for Digos, top lane is Yorick. Jungle, Nidalee, mid Corki, ADR and support, Kai'Sa and Morgana. For Davao. Wait, what? Who knows? Baka later pa sila magsaswap. Pero, ayan yun nga. So, they decided to go on top, Cho'Gath, Sivana, Zilean, Varus, and Lulu. Oh, so they have Zilean. Kung mapin kan go SS, di ba? So, tsaka lalong-lalo na pwede din to magiging pizza delivery boy to si Sivana. Kapag SS siya papasok, papasukan kagad to ng bomba ni Zilean. Plus, SS ng Lulu, very good composition to ng Davao. However, kapag na-poke out lang to kagad ng Nidalee, or ng Kai'Sa or mabind man lang, pwede nilang pasukin si Varus or si Zilean, targeted kagad nila. Para wala kagad silang matawag dito, yung parang sobrang carry ng team Davao. Dapat ihiwalay kagad nila. So kung makita nga natin, no, tama ka, pansin natin sa Davao, parang sila yung engage comp. Sila yung gusto mag-start ng mga team fight, sila yung gustong unang papasok with the Sivana and the Varus SS. Meanwhile, yun nga, Davao, ang style nila, gusto talaga nila pasok, engage. Pero, ang Digos, makita natin, long range, Corki, Nidalee, Morgana. So, habang, most likely, kailangan gawin ng Digos nito, is pabayaan nilang mag-engage ang Davao team. Meanwhile, ang Digos is poke lang sila. Paglaruan lang nila. Truth, kung gano'n nila pinaglaruan ako. Charot, gano'n lang, TH, tamang poke lang. And kung sino mang una magkakamali, good night. Di natin alam kung anong pwede dito, sobrang kunat nitong Yorick eh. Yung SS niya, lalo na yung ano, yung mga minions niya, yung passive niya. Yun na nga, makikita natin sa Digos team is control sila na comp. So ang kailangan lang nila gawin is maghuli ng isa, pitasin, ganyan. Root. Pero kung mapasok sila ng ano, ng Davao, makapansin mo halos malalambot silang lahat. Nidalee, Corki, Kai'Sa, Morgana. Kung maganda ang engage ng Davao, medyo delikado ang Digos dito. Oo. So, ang dapat nilang iwasan is yung magka-clash sila sa Riverside, especially sa objectives, lalo na sa BR, RH, or should we say, Referral, Baron, or Dragons. Right? So, they just need to go on more on, like sa poke nga, like especially sa map control. Dapat gawin nila yung magdi-dewards, dapat sama-sama. Kung mahuli lang sila ng tawag dito, ng Morgana sa bot lane or ng Nidalee ma-poke out kagad, walang-wala kagad tong Team Davao. Kung makita natin, oh, ang Digos, more on early to mid sila. Early to mid. Early to mid. Mid game. Meanwhile, yes, ang Davao is scaling. Scaling. So, late game sila lahat magpa-pop up. Kasi meron silang malaki. So, kasi may, ano sila eh, may Sivana eh. Sivana, usually, para lumakas ang Sivana, kailangan niya makadragon. Para sa passive niya. Ang Varus by late game, doon na yung sumasakit. Oo, lalo na kapag naka-Ginsu or ano na siya, stock up for attack speed. So, pwede na siyang lumaban. Kasi, good composition din tong Varus and Lulu sa bot lane. So, tama-tama lang din yung match nila sa bot. Kai'Sa, Morgana, Varus, Lulu. At the same time sa Digos, magiging malaking factor talaga to si Nidalee. Si Simca. Aha. Kasi nga, as a Nidalee, playing Nidalee, dapat talaga early to mid game aggressive ka, invade mo ang Sivana, kasi kung tutusin ang Sivana medyo mahina siya early, so dapat talaga ini-invade. Yun. Meanwhile, ang Sivana most likely mag-farm lang to sa early game niya. Oo, yun yung tamang ano lang, tamang laro, tapos level 4 I guess baka magdi-DR, so babantayin talaga ng team Digos ang DR para hindi kagad maka early DR yung mga team Davao, di ba? So, yun na nga. So, ito na po mga tayo mga kaibigan. Nasa loading screen na po tayo. Ready na? Both teams talaga magiging malaking factor ang mga junglers nila. Yes, sir. Umakita natin. Sa tingin mo ba kung nag-cleanse ang Corki, good choice. Kasi kung ma-stun to, baka biglang may sumabog na bomba. Honestly, ang cleanse sa Corki, medyo hindi ako sure bakit siya nag-cleanse. Mas nag-expect ako na ang Kai'Sa ang mag-cleanse. Cleanse heal na bot lane kasi nga may Varus. Sa bagay. Yun. Although may Morgana, pero syempre. Wag din ano.
So, dito na tayo sa lobby. Okay. So, yun. Yun na guys, nandito na tayo ngayon sa lobby. Sa and lobby waiting and na lang tayo mag-start. Mag-start ang game. So, anong sa tingin mo kailangan nila gawin this early game? Early game. Since they, ang Team Digos, they have Morgana, they have Yorick, they have Yorick and Morgana, pwede nila kunin kagad ni Yorick yung second skill ba yung makukulong kagad? Maganda kung tutusin ngayon early game, gawin ng Digos dito, mag-invade sila. Invade. Mag-invade sila. Invade sila, and since they have... So they decided to. Pause muna tayo. Mukhang magre-recon nata ang mga players natin. Oo. Ano to? Pero habang nakapause ang game, yun nga, pag-usapan muna natin ang mga team comps. Mga strategies, baka so, may makatama talaga sa mga ano natin, sa mga hinuhula. So yun nga, masabi ko maganda gawin dito ng Digos is mag-invade kasi, may Morgana sila tsaka Nidalee and Yorick, kung mahuli lang yun, mahuli lang, kagad. Maka-force sila agad ng flash. Meanwhile, ang Davao dapat defensive lang talaga. Defensive kasi lang. Lahat sila scaling eh. Pag early game, mabehind sila, most likely panalo Digos dito. Yes. Pero, kung ang itong game na to is makaabot na late game, mahihirapan ng Digos. For sure. Oo. So, dapat kung gusto niyong baugin ng mid or ang bot lane, go ahead. Ano inyo na kagad? Lubus-lubusin nyo na. Kasi kapag ito, tumaba ang nasa team side na, nasa red side ng Davao, baka mawawa. And we're in the game. So, eto na po. Pero, ano lang muna kita sa sinabi mo na baugin ng mid, most likely, hindi yun maganda na strat. Kasi, why? Ang Corki, late game rin to siya eh. Scaling to siya eh. Late game na to lalakas. Although, maganda yun kung tumaba ang Corki, mabilis siya maka-item, mabilis siya mag-ano sa late game. Pero, para sa akin, mas maganda ang iprayo nila na lane dito. Ang iprayo ng Digos is ang bot lane. Kasi they have the Morgana and Kai'Sa. Kai'Sa. Malaki yung kill potential along with the Nidalee. Tapos ang ito kasi Varus, Lulu, play safe lang to dapat eh. Farming lang hanggang mag-scale mid to late. Play safe. So dapat, early game, iprayo talaga ng Digos ang bot lane nila. Iprayo ang bot lane. Pero kung gusto naman na play safe lang ang pag-uusapan, dapat control mo yung river side talaga. So I suggest that the support, they would definitely ward agad sa river side, or much better anin mo yung instinct mo as a support na uy magagank na to. So dapat alahanin mo din yung instinct mo. So yun nga, magma-matter din kung hindi sila nag-invade. Hindi sila nag-invade. Para sa yung ano lang, tamang playstyle lang. Play safe lang muna tayo dito. Play safe. Para dapat talaga nag-invade sila, alam nila saan mag-start ang kalaban. Yes. Pero mukhang pareha sila red side mag-start. Mm-hmm. Shyvana sa red niya. Nidalee sa red niya. Nidalee sa red side. So, yun lang simple lang, chill lang muna sila. So tingin mo ba sino mas maunang mabilis mag-clear ang sa jungle path nito? Ang Shyvana or ang Nidalee? Para sa akin, masabi ko, mas mabilis ang Nidalee mag-clear yung mga solo camps. Solo camps. Kasi with empowered Q tsaka yung spear niya. Meanwhile, lalamang ang Shyvana kapag yung mga Raptors. So yun, start na tayo sa game. Parehas na red side start ang ating mga players. So they decided to ano na lang, to ward or whatever na magtamang warding lang saan dadaan yung mga jungle. So ingat-ingat lang talaga to sa bot lane kasi aasa sila mamaya sa bot lane. Mukhang nagkakaroon tayo ng harasan, mukhang nahuli ang talagang trading. Ay, sayang yun, hindi niya na-proc yung passive niya. Kung na-proc niya yung passive niya, na-proc nung Kai'Sa yung passive niya, lamang na sila sa lane. Lamang na sila sa lane, pero hindi niya na-proc, sayang. Pero sobrang good play, sayang. Good play by Digos. And another binding na naman patama. Catcher na po si Kuwito. So dapat, ay makagad to ha. Crucible or Sash, kagad to. Makita mo talaga eh, ma-feel mo na
yung pressure na nakikita natin. Another one! Hit me with another one, boy! Ano na, dude? Grabe. Ano, tigasalo na lang ba tayo? O yun, makikita mo ngayon, nag-invade ang ating Shyvana. And mukhang early gang, magagang katato siya, kung makikita natin. So yun, farming lang muna. Ang sarap ng binding ni Morgana doon. Kasi kung makikita mo no, papansin mo, ang mga junglers natin, pareha sila ng patting eh. Red to repair out. To repair out. Scuttle. Scuttle crab. Pare-parehas lang. Then, and although lamang ang Morgana sa kanya mga binding skill shots, mukhang lamang pa rin sila sa push, ang dabaw, ang barit. Aha. So when it comes to CS, lamang din yung tama. Pero hindi ganun kalayo. Hindi ganun kalayo, ama. Hindi pa, wala masyadong gap. Yes, sir. Tabla-tabla pa rin. Tamang ano lang tayo dito. Tamang farm lang. Tamang farm, tamang freeze lang ng lane. Ganun lang. Makikita natin ang nindali natin nasa top lane, no? Pero yun nga. So pwede ito sa ano. Lalo na sa passive ni Yorick. So itong Yorick, dapat lang talaga gawin ang Yorick. And mukhang possible first blood ata to, nakikipag-trade ang Yorick. Mag-flash out ba? Flash out, nag-flash in ang Cho'Gath. Oh, ending! First blood by Cho'Gath, grabe. Cho'Gath. Masyadong disrespect by Yorick. Hindi ko alam anong ginagawa niya, bakit niya ginawa yon. At hindi ko rin nabantayan na wala na pala flash. Oo, sabi ko ba't hindi niya ginamit ang flash, pero hindi natin nabantayan. Kasi nga, sobrang tag-easy sa bot, saka makikipag-talakay. Sobrang sayang din. Walang flash ang Yorick. Anong ginawa niya? Bakit siya napa-flash? Tapos wala siyang flash, aggressive pa rin siya. Doon siya nagkamali. Oo. Yun din ang mali ng ano. So, well played to... Dapat dadala siya. First blood by Davao. Ng Team Fennec. So, yun nga. 4 minutes into the game. 1 kill na ang Davao team. Gold gap is... Lapit-lapit pa rin. Mga 6.4 to 7.2. Hindi pa ganun kalaki ang gap. So, Dark Harvest ni Dali. So, mamaya, ipon-ipon muna tayo ng mga kaluluwa dito. Kasi later, kapag natamaan ka ng Q, good night. So, magdepende talaga dito kung sino yung makaka-scale better. Kung ang Corki maka-scale ng mano, medyo mahihirapan din dito ang Davao team. Kasi, Corki damage, ang damage ng Corki sa late game, hindi lang basta-basta. Kumbaga, baka, tapos, dapat din nila makalimutan na ang damage ng Corki is actually AP. Although mag-AD item siya. Oo, dahil sa passive. And mukhang may trading na nangyayari sa Reaver. Maglalaban na ni Dali versus Shyvana. And hindi ko alam nangyayari. Ayun lang, Asaran pero nakuha ng pero na nakuha. Shyvana yung Scuttle. Nakuha ng Scuttle. So tamang farm ng dito si Kuya Konting ano lang. So, yun na lang, mapansin natin Halos lahat play safe sila, walang gumagawa ng stupid decisions. Lahat chill. Logical. Kasi, lahat ng galaw nila, logical. Lahat, logical. Pero, later, kung makapapag-DR to ang Shyvana or kapag nagkamali ng overextend ng bot lane, pwede dalawa to ng ano. Ano possible gank sa bot lane na mahuhuli ang ating... Mahuhuli ang Zilean, naipit ang Zilean, nasa enemy jungle side ang Zilean. Baka tama ang binding at mukhang makamatay ang Zilean. Na-proc ang SS ng Zilean. Pero mas likely right. Pala ito. Pero naka-flash out. Bakit walang nagbantay sa side na yun? Di nyo hinarangan. Another binding pero hindi natamaan mga tool. Sayang. At hindi din natamaan ng dalawang bomba. So, sorry lang mga madu. Anong ginagawa mo? Solo kill at solo the same kill. Time tower. Thank you so much, Turret. Yun nga. So, hindi natin alam na meron ding nakakaguluhan sa top. Expect natin ang action na sa bot lane. Pero habang nangyayari pala lahat yun, ginagalo na ng top. Nagigera sa top. So most likely namatay yung Cho'Gath sa turret. Ni dive niya si Yorick. Yes. Kasi feel ko nag level 6 na nauna dun si Cho'Gath. Kaya he decided to go on aggressive type na pwede niyang kainin. Unfortunately, hindi nag-proc din yung passive ni Cho'Gath na yung healing na ano. So, sobrang sayang yan. So, 7 minutes into the game, makikita natin gold lead is around 1.5k na for Davao. Not that big, pero kailangan pa rin mag-catch up. 1-2 ang score in favor of Davao. Yes, sir. Pero kahit ganyan, hindi mo mararamdam na lamang pa rin ang Davao. Parang patas pa rin ang laban.
Pero kung tutuusin lang later nito, sobrang kunat ng Cho'Gath kapag pinataba to lalo ng Yorick. So, konting ingat na lang tayo dito, sir. Right? Pwede na tong kaya niyang tankihin ang sino ba pwede niya. Bas ang Yorick actually pag late game once nakakuha na siya ng Triforce, doon mo lang kailangan pantayan kasi parang Nasus din to yung Q niya. Tons of damage. And medyo na ako sa Nidalee kasi hindi siya masyado nagpe-pressure ng mga late. Okay. Dahil din siguro sa Dark Harvest need din niya mag-ipon. Feeling ko lang. Kasi dapat hindi niya sinasabayan ng Shyvana sa farm. Ang Shyvana walang gagawin yan kundi mag-farm. Ang Nidalee dapat magbigay ng pressure. And mukha may trading na naman na nangyayari sa top lane. Nakulong ang Cho'Gath. Grabe. Puro action. Lugi-lugi pa rin pero at nakain siya. At kinain ulit. Anong ginagawa mo dun? 6 PM na dun. 7 PM na rather. Yorick. Antok ka na ba, Yorick? Kasi Hindi ko gets anong ginagawa niya dun. Obviously, may SS na yung Cho'Gath. May SS yung Cho'Gath. Tsaka may mark yan eh. Kumakain ka eh. May mark yan. May tawag ito. Magproproc na kagad na pwede mo nang kainin to. Masyado niyang ina-underestimate ang damage ng Cho'Gath. Kasi feel ko ma-feel niya parang tanky naman ako. Pero dude, tignan mo item pa lang ng Cho'Gath, yung yung cooldown. Ninja Tabice, tsaka yung shield na green, gauntlet, kalimutan ko anong term ng item. Basta yung pang cooldown, yung 10% cooldown. Ganun lang yung item, pero sobrang sakit ng damage ng Cho'Gath. Kaya nga, sobrang sakit. And mukhang kukuhata ng dragon ang Team Davao. Yes. And take note, may passive ang support. And mukhang na-spot eh. Na-spot siya. Pero ito na nga. Ang problema. Dinamita ka ganda. Dragon versus Dragon. Dragona. Gusto niya secure kasi malaking bagay yan para sa Shyvana. Ocean. Yes. Oh. Dragon itself para sa dragon passive itself. Niya. Para sa passive ng Shyvana. Kasi nakakataas siya na na resistance. Resistance ng armor. Oh. Oh, wow. Pero yun nga. Dapat itong Nidalee, nag-i-invade siya. Nag-i-invade dapat siya. Hindi niya pinapabayaan ng Shyvana. Kasi kung tutusin, kaya niya lamangan eh. Kaya niya lamangan ng Shyvana. Kaya nga. Kasi, kita naman natin kanina, yung successful yung mga binds. And another one, mga dudes! Ano nangyayari sa top lane? DJ Khaled, mga dudes! Kinagawa mo boy. 4-1 na po tayo. 4-1 na ang Cho'Gath versus 1-4 na Yorick. At kung makikita natin is sobrang lamang. Lamang na lamang na ang Cho'Gath. Oo. Lamang na talaga. Kung ano lang yan sa Yorick, TH ka na lang muna dude. Yeah. TH ka na lang muna, wag mong sabayan. So, kung pwede mong ikulong mo na lang. Grabe ngayon, kasi dahil lamang na ang top lane na Cho'Gath, libre na lang ang RH. Libre ang RH para sa, and another SS. Parang libre. Another objective na naman to mga dudes, 10 minutes RH kagad. Libre ang libre makaroon kayo ng Shyvana dahil sa top laner niya lamang na lamang. Pwede ito pakawalan sa later. Hindi natin alam kung pwede sa niya ipapakawala ang RH. Baka sa top, and baka gusto kung makikita mo 10-11 minutes into the game, biglang lumaki ang gold gap. 3k ni half. 3k ni half na. At kung makita natin ang mga gold values, lamang na ang top lane natin, 4,800 versus 3,400. Anong magagawa mo dyan? Ang gawin mo dyan, grabe na lamang. Oo. So, ito na nga. Parang gagang ang Shyvana or papakawalan niya lang ang RH. Pero mukhang may spot siya dyan. Oo, kasi warded. Ito, magandang gawin ito ng Shyvana ngayon kasi alam na lamang na ang Cho'Gath is... And mukhang and, may laban. May laban sa bot. Ayan na po. And, ito na nga. Mukhang mahuhuli. Isi-chase pa ata. At yes. Successful talaga yung bind ng ng Morgana. Hindi mo papakakailan na... So, 1-for-1 exchange pero para sa akin... It was in favor of Varus. Kasi and pinatay niyo Kaisa. Napatay niya Kaisa. And namatay na naman. Ang top lane. Naman ang top lane. Pinakawalan na din ng dragon ang RH. Kaya mag-ingat ka na kaya. Ito nga problema. Hindi ko rin siya maano. Hindi mo siya mabiblame na bakit siya namamatay. Oo. Kasi
grabe na ang pressure na nabibigay ng Shyvana, grabe ang pressure na nabibigay ng Cho'Gath. Meanwhile, ang Nidalee, parang once pa lang ata nag-gank. Once tumalaw siya sa gank. Sa bot. Sa bot pa lang siya. Yep. Which is, dapat lamang talaga siya eh. Oo. And mukhang may trading mangyayari sa bot versus ADR. Sobrang aggressive talaga ng ADC. Hindi natin mapagkakaila. So, dapat ang gawin dito is parang ano ata eh. Tama yung sinabi natin sa at first na ang Team Davao is more on engagement. However, hindi lang talaga na-sustain ng Team Digos na they should need to go on defensive style. Kasi kung... Kasi kaya to talaga ng Digos. Tututusin. Pero super, medyo, they have Corki, Nidalee, and Kai'Sa. Medyo mahirap na to kung tutusin. 13 minutes into the game. Tapos ang gold gap is nasa... 3 turrets. Oh, 3 turrets. Tapos ang gold gap 23k to 17k. Medyo mahirap na medyo, to. Pero kaya. Fighting spirit. May possible pa na makakambak sila. Pero at the same time, sabi ko nga, late game comp ang Davao. Pero early game pa lang, ito na ang nakikita natin. Parang yeah. Ano na, basag, nawasak, nawasak ang puso ni Masty Mac sa top lane, mga sir. And ginalawan din to. And nakuha ka agad ng Shyvana. Disrespect to mga dude. Wala na siyang magagawa. And wala din siyang flash at pinapagad. Walang magagawa dito. And another one, may flash ulit ang Shyvana. Kinukuha ka agad ito. At mukhang mapapatay ka agad ito ng dragon. Ayun na nga po mga dude. Yeah, yun ang nakikita natin. Sabi ko sa'yo. Wala na. At mukhang makapatay pa ako. Disrespect lang dito ng bot lane. Bakit ka tumatambay dyan? And ang bind! Ayun, huli mamatay ata. Why? Hindi. Ay, bagsak! Bagsak ka muna, dude. Good night, girl. Girl. Bagsak si girl. Bagsak si girl. Uminom ka agad ito kakabing. Pinapabalik ka ata sa Japan eh. Oo, good night. Sabi ka, oops, good night. Pero yung binding ng Morgana, natamaan ang minion. Oo, natamaan ang minion. Pero, good choice kay dahil sa turret. Thank you so much, turret. So, yun na nga. Mahirap na masyado, 14 minutes. Okay. Ang lamang is around 6k na. And yun nga, so sorry nga sa ano. Oh, yeah. And so, pero yun nga, kanina, yung lalaman, sa Ivana and... Nakikipag-trade ata ang Varus, mahuli ang Kai'Sa, hindi ko alam. Natama ang binding, tumama ang binding! Congratulations, yes! Pero... And flash in, Reflection, pero mukhang mamamatay na Kai'Sa dito, nahuli siya ng... May pakain si Mayora at kaya nahuli ng dito Morgana. And may pabomba din si Mayor. Good night, ba mga sir? Mahuli ba siya? Tatamaan? Yes, sir. Another one! Ah, wala na. Good night! Ay, hindi talaga niya pinabayaan. Kumasok ka ni Dali, mukhang mamamatay ang Zillion. Mamamatay ang Zillion, pero may SS. May passage. And good night, pinatay na. And meron na lamang laban sa top, di natin alam. Ang gulo, grabe, Kai'Sa at both side, top side, may laban. Nag-trade ang Yorick sa namin alam. Dragon and... Yun na. Yun ang sabi ko, mahirap na. Ay, si Kuya palaban, oh. Kuya, wag ka nang lumabay. Bagsakan. Bagsakan to. Black 9. Bagsak sa taas, bagsak sa baba, bagsak na lang. Hindi ko alam, kahit saan makikita mo, lamang na lamang na masyado ang Davao team. 10k gold lead at 15 minutes. Yung nasasabi nating late game na mag-proprock ang Team Davao, mukhang... Napa-early. Naka-early. Napa-aga. So ano to? Hindi ko alam ang nangyayari. Guys, stay on your focus, Team Digos. You can have this. Pero wala na, binastos na kinakagad. Wala na mapa-farm itong Nidalee. Ngayon, papansin ko dito parang... Ewan ko, parang... Gising, nangangapa Digos, pa? Gising! Gising, Digos! Oo. Huwag niyo pauwiin ang Davao. Huwag niyo pauwiin ang Davao, lalo na gising. To. Huwag niyo pag-ahin ang uwi. Gising kayo. Dapat naabot tayong game 3. Truth. Pero yun nga. Game 1, most likely Davao na talaga. So, gawin na lang ng Digos nito. Pag-isipan nila anong gagawin nila sa game 2. Game 2? Oh. And, dapat, so, ano na, ban na yung kung saan comfort pick tong top. Oh. Lalo na tong Cho'Gath. Kung hindi nyo kaya ang Cho'Gath. Mukhang mahuhuli ang Cho'Gath ata ngayon. 3v1! Pero sila pa umaatras. Pinaglalaroan siya. Pinaglalaroan. Pero makamatay. Shutdown na muna, dude. Gabi. Kita mo yung lamang nila. Cho'Gath lang. Cho'Gath lang. 3v1. As ilang... parang halos 1 minute bago nila mapatay. Hindi, sa sobrang laki na niya. Ganun na damage. Ganun ka-grabe ang damage. Ibalik natin sa bot lane. Pero yung nakukuha ng kill ng Morgana, parang okay siya sa team. However, hindi lumalakas doon ng ADC. Oo nga. 5-14, no? Para 3 kills na punta sa Morgana, wala sa carry niya.
which is kinda bad. With that one, parang makikita rin natin, no? Like, sa lahat ng lanes, grabe, gold ang farm gap, CS gap. 111 to 132, 87 to 161, 90 to 148. Pero makita, oo nga. Ang Shibana talaga. Agad, malaban, lumalaban si Kuya at dahil meron siyang dalawang support to. Zillian at Lulu. Yun nga yung sinasabi ko kapag mag-assess ng Shibana, assess lang lang to ng Lulu pa si Zillian. Okay, sa kanya. Kaya niyang umugol ng tatlo or apat. Lamang na lamang ngayon ang ano, Davao TV. So, and makikita natin, sirain na nilang inner turret, first turret makukuha ng Digos. Ng Digos, pero hindi papauwiin. Hindi papauwiin na, andoon ang Shogat. Mukhang may laban sa top lane, naglaban. And may laban rin nata sa baba. Medyo magulo na SS ang Varus. At ayan na po mga mobster. Patay ang Varus, pero may SS pa sa Zillian. Ang Nidalee at hindi ng pro. And yun, mahuhuli ba? Makikita natin, lamang na lamang na talaga ang Varus. Sinitira niya ang Morgana at grabe ang attack speed sa Varus. Nag-proc agad. With that little tempo, makikita mo lamang na lamang na sila. And 18 minutes to the game, mukhang tatapusin na nila. Flash in ang Varus, grabe, wala na silang pakialam. Wala na silang pakialam sa spells nila. Flash in na lang bagsakan. At ace! At nanggaling ang first ace sa Team Davao. Oh, grabe no? Very fast minutes. Game. Very dominating game for Team Davao. Like, 19 minutes into the game, 26 to 40,000. 19 minutes pa lang, dude. Ano na? Ayaw kong sabihin na walang pag-asa ang team ko. Meron dahil sa pag-asa. Game 1 pa lang. Mali lang ang execution nila this first game. Yep. Lalo na lang na sa top, pinadominate kaga nila yung top. So, sa kuya yun, lumamang yung Shyvana sa farm, lumamang kagad yung ano. Kasi naubusan yung peer pressure ng bilang jungle din. Sobrang, ano, ang higa. At ayun, pinasok ng apal. Grabe, kita mo yung damage na yun. Lamang na talaga ang Shyvana. Naka 2 dragons, 8-0, 1-6-7. Mukhang MVP ng game natin is Shyvana. Shyvana ka mga. In another 9-1 lang muna, sir. Makikita mo talaga, no? So, ang game 1 napunta sa Team Davao, pero game 1 pa lang yan mga dude. Game 1 pa lang. Game 1, victory for Davao. Makikita natin na dominate talaga ng Team Davao ang game. So, yung ine-expect natin na late game magpro-proc yung synergy talaga ng Team Davao, pinakitaan talaga tayo. Early na, pa lang. Oh, early. Early. Kaya namin lang. Ito. Kaso nga lang, yung sinasabi nga natin na dapat defensive style lang talaga yung Digos, especially with the top lane. We didn't expect that na ganun talaga ka-powerful ang Cho'Gath sa top lane. Right? So, yun na nga. So, parang medyo may skill gap rin siguro. Yep. Siguro, skill gap. Pero yun na nga. Bawi, Digos, bawi. Bawi, Digos. Kaya pa. May game 2 pa tayo. Feel ko mag-game 2 na kagad tayo. Right? So, well, let's see kung i-invite kagad tayo nila. So, yun na nga. Pag-usapan muna natin ang game 1. Anong balak, ano dapat gawin ng Digos sa game 2? Strategy, they should, kung hindi masyado sila comfort, hindi nila masyado, hindi nila kayang tapatan ang Cho'Gath, ban Cho'Gath, kung if necessary. Pero kung ibaba nila Cho'Gath, ma-open naman din yung mga mid laner ng ano. Oo, oh, iba. So parang pero, ano din. Feel ko dapat, wag na sila masyadong mag-focus sa mid lane bans. Oo. Kasi kung makikita natin, okay naman yung Corki. Okay yung Corki. Kaya niya ano, tapatan. Pero ang problema is top lane. Nahirapan ang top laner ng Digos. At the same time sa jungle. Sobrang labang ang Shyvana. So most para sa akin, feel ko dapat iban. Top JG. Iban ang Shyvana. Iban ng Digos ang Shyvana. Shyvana? Ang Cho'Gath, hindi ko masasabing iban. Kasi pwede mo i-counterpick eh. Pwede mo i-counterpick ang Cho'Gath. Although, annoying siya as a champ. Pero there, may ways around para labanan ng Cho'Gath. Labanan ng Cho'Gath. Kasi ang Cho'Gath, easy gank yan eh. Easy gank lang ang Cho'Gath. Yun na nga lang ang masabi ko. Hindi binigyan ng pressure ng Nidalee ang Yorick. Yung Yorick? Oo, walang pressure sa top lane yung Nidalee, which is yun dapat ang ginagawa niya. Tsaka unang kita din natin dumalaw sa bot lane. Pero lamang na lamang na talaga yung top lane doon. And mukhang few minutes break muna siguro bago mag-game 2. Game 2.
to chill out, to strategize kung anong gagawin ng Team Digos para makabawi sila. Kasi so kung ibaba nila ang Shyvana na go ahead para ano kagad. So we will have a short break. Short break lang talaga, wag kayo umalis. Like very short, like 1 minute lang to para pasok lang sa lobby. So stay and stay tuned lang muna and we will see each other. Again, we're yun nga sabi namin, di ba? Short break lang. Short break lang. Babalik din kami. Hindi yun kami kagaya ng ex nyo. Hindi na bumalik. Oh, sorry. Diyan lang kami. Hindi kami nawawala. So, and we are now live again sa game 2. Game 2 na. So, I believe na nakapag-strategize na sila. Siguro. Lahat-lahat. Kasi, alam naman natin, mga naka-may 5 minutes bago nag-start ng game kasi may 3 minute delay ang expectate. So, most likely naka-strategy na sila. Ganon. So I hope magbago na sila, magbago ang style nila ngayon. Maka-adjust sila, kumbaga. Kasi masyado silang dominate last game Sobra. Sobrang dominate nila. Masyado silang takot maglaro. Guys, ang rank, huwag kayong matakot. Ang rank lang 'yan. Ang skills na sa inyo 'yan. Truth. Kung tutuusin, mas madaming insert attorney Gadon's voice here na ano, sa mga high player, right? So pick depends so, sa mga skills talaga. So pick and bounce, let's go first. Team Davao so, na nasa blue side. Team Davao ngayon nasa blue side na sila. First ban nila is first bans is Renekton, Talia, and Zed. Kanina Talia, binan din yung Talia. Ban ng Talia. So respect ban talaga. Sino ba nagtatalia sa kanila? Meanwhile, sa Digos team bans is LeBlanc, Zilean, Vayne. Ayun, makita natin Zilean, medyo siguro na annoy rin sila kaya ni ban nila ngayon. So yun nga, binan na nila yung tagapag-revive sa kanila, yung parang support sa kanila. So, first pick ng Team Davao, they decided to go on Gangplank and much as well to Nuno. Oh, kakasabi lang natin na rework tong champion na to. So, who knows na... So, most likely, go. If Nuno pick to, go. Kasi sobrang prayo pick talaga ng Nuno ngayon. Go! Ayan, mukhang mag-change siya last second. Grabe Glenn pa. Jungle. Ay, paasa. Mga paasa talaga. Paasa taga Davao. Pero however, sa Team Digos, Malphite and Nocturne. So, mas okay yung pick nila dito. Kung so, ngayon, para, di ba, style kanina ng Davao team, all-in, pasok. All-in. Hanggang ngayon, ganun pa rin. May cled, may feed,
Gangplank. All in pa rin, engaged team fight ang habol. Mga dude, ano na? Ngayon ang Digo's team din, parang ganun rin ang gusto nila with the Malphite and Nocturne. Gusto niyo bakbakan, 'di ba? Bakbakan kahit paunahang mabagsak. Oh, kung sino una mabagsak, good night. So they decided to go to TFO. Oh, good choice. Kung ano, parang masyado nakakalito to. Nag-assess ang TF, nag-assess din ng Nocturne, hindi nila alam kung saan lalapag. Yeah nga. So, medyo makikita natin dito parang bakit pick ata nila to, bakit picks? So they decided na to go on, na-pick na ang top, JG and mid. So they ban Kai'Sa, what else? So, fourth ban for Team Digos is Kai'Sa and for Davao is Draven. Draven, ganun pa rin. Yung nga, Draven ban talaga. And mukhang ibaba nila ang Varus. Nahirapan nata sila sa bot lane sa Varus. I see. Kaya makikita natin, oh, halos mag-flash in na lang yung Varus eh. Para oo, lang, oo kanina, dude. Parang dinisrespect. Ganun. Oh, so they decided not to go ban on Morgana. Even though successful yung binds. Oh, they go on Rakan. And I believe Saya. And hindi ko ma-gets bakit nag-Rakan siya. Oh, maganda naman yung Morgana niya. Oo. Oh, oh. I guess. So, kinuha yung kapartner ng Rakan, which is Saya. So, open pa rin yung Lulu. Pwede to sa Lulu Saya. Or Nami. Most likely, ang support ng Team Davao is Fiddle. Fiddle. Last pick siguro nila is mid laner nila. Open ang Serat ni Alfred so they can... Oh, Ziggs! And he will go for the Ziggs. Ziggs, I see, Ziggs, kasi okay, medyo okay ang Ziggs versus Twisted Fate. Kasi kahit hindi mo masabayan yung SS ng Twisted Fate, like hindi ka makapunta kung saan siya mag-SS, pwede ka mag-SS as backup. Backup? Backup para sa kalaban. Sa kalaban mo. Oh, so Jean. Oh, Caitlyn. Mukhang may Caitlyn Rakan sa botlane. Yes, sir. So, makikita mo ngayon bakbakan talaga eh. Nocturne with Rakan with Malphite. All in. All in. Girl, pag natalo ka nito, good night. Magulo. Pero, however, hindi kung sa ganitong team, kung wala pa silang mapatay, ewan ko na lang. Mag-quit na ako, all ganon. Pack. Grabe, all in sila lahat all at the in. Same time sa kabila. Pwede nila i-all in ang Ziggs pero, and Fiddle, pero ang Saya, SS lang yan. Sa kabila, ganon din. Kled, SS, Kled, SS. Fiddle, SS, Gangplank, SS. Lahat sila, grabe, bakbakan slow, talaga. Oo, oh, oo. Oh. Feel ko mauuna ang SS ng Kled, follow up by SS ng Gangplank para mas slow, para ma-give some time to Fiddle 6 na, okay, nandito ako. Feel ko na parang naumay sila kanina na bakit kailangan natin mag-play safe kung pwede na namang sabayan natin sila. Truth! Sabayan kaya sa... kaya sabayan din, go ahead. Yeah, sabayan sa mga all-in. So, game 2, Digos game versus two Davao. Davao on blue sa first pick and Digos on second pick. So, yes, sir. Again, shoutouts nga pala sa League of Legends Digos community. I hope hello, hindi pa kayo napapagod dyan. Oo. Hype nyo sila, guys. Hype nyo. They need your ano. They need your support. They need your support. They need your energy dahil partidas. Ano na yan? And power. Shoutout nga pala sa... Oo. Bigyan nyo ng power. Bigyan nyo ng power. Ano, energy. Where pa? Where pa? Oo. At sana hindi na natin makikita yung mga gano'ng kayo karumpok sa game 1. Magpakatatag tayo. Kaya ba? Oo. So, for ano, ang team natin for Team Davao, Gangplank, top lane, Kled, jungle, Ziggs, mid, Zaya, and Fiddlesticks, bot lane. For Digos, Malphite, top, Nocturne, jungle, TF, mid, Kate, and Rakan for bot lane. So, yun na nga. For sure, exciting to the game kasi bakbakan talaga. Oo. Bakbakan talaga. Diba mas namang ang range ng Caitlyn kaysa sa Saya. So, pwede dito poke. Ding dito ng poke. Yan nga. Outside lang ang ano ang Kate tapos Caitlyn. Free tamang, hit lang. Ano lang? Tamang tira lang. Tamang tira lang. Oo. Ginagawa. Ginagawa mo. Kapag tinitira ka na, huwag ka din magpatira. Charot! So, basta yun. Basta ito ano, itong... Kung tutuusin, pwede na dito maka-pressure itong Nocturne sa bot lane. Pwede na. Pwede kukunin nito parang Needle Temple. Yung attack speed nito is pwede na. Yun lang talaga yung expect ko. Huwag sila matakot. Huwag matakot ang Digos players. Like, true. Laban lang. Oo.
Kasi kanina, kaya naman talaga nila. Oh, sana, kaya lang nila, pero bandang-bandang... Take note, Caitlyn. Bandang 10 minutes. Dapat Morgana yun. Bandang, Morgana. Dapat nag-expect ako ng Morgana dito. Bandang 10 minutes, medyo nag-ano sila eh. Natakot yung natakot style nila. Natakot na, oo. Oh. Like, they not least decided na to, okay, play safe na muna tayo. Kasi yung top, na-pressure sila sa top, I guess. Kasi natakot sila na, uy, two turrets down na sa top lane. So, they decided na to go to play safe na, farm na mabuti. Pero wala na taga sila ng, ano, control wards or map control sa kanilang side. Pero wag natin, ano, kalimutan, Davao team. Mid lane with the Ziggs. Comfort easy. Pick. Comfort pick, easy. Pinaka, ano na, niya, pinaka... Easy push. Kasi sa second, ano niya? Kilala to siya sa Ziggs niya, sa Ziggs. Like, usually, mahilig to sa bomba si Alfred ah. Oo. Mahilig magpaputok. Putukan na baris. Mahilig magpaputok. Kasi sikat to siya sa na. Ano eh, sa Ziggs eh. Usually pag may mga tour na laging binaban ng Ziggs sa kanya. Oh, lalo na Zerat. Zerat tayo. Zerat, Zerat in Saban. And so, loading queue na tayo. And ayan na po, magsa-start na ang game 2 ng League of Legends. Team Digos versus Team Davao. So, it's a matter of do or die to. Do or die na kasi match point na to for Team Davao. For Team Davao. Pero kapag nakapuntos to, kung nanalo ang Digos, may game 3 pa, mga dudes. Mukhang mapapatagal ang uwian natin dyan. Yes, sir. Yes, sir. So, hintay-hintay shoutout nga din mga pala sa mga nanonood sa YouTube. Thank you so much. Please share, like, and comment anything. Para naman. Don't forget to join our League of Legends community, guys. Sa League of Legends Mindanao community sa FB page. And please share na ano, share sa friends nyo, sa family, sa tatay, nanay na nagsusuporta sa inyo. Kung hindi man, share lang. Makikita lang kagad. NCGC Esports, fb.com/NCGC Esports. At the same time, sa youtube.com/NCGC Esports. We're live there. Please share. At ayan na po, nagsisimula na ang game 2 ng Team Davao versus Team Digos. So, it's a... So, very crucial, do or die. Do or die na laban na to. Yes, sir. Yes, sir. And hindi pa rin. Nasaan na sila? So yun, makikita nga natin is... Teka lang. Yep. Makikita nga natin guys, so... Nag-TP ang Ziggs versus Ignite na Twisted Fate. So uh-oh, expect natin na dapat talaga lamang sa laning ang Twisted Fate kasi naka-ignite siya. Kaya naka-ignite. Meanwhile, barrier heal sa bot lane ng Digos. Ganun pa rin. I know. Heal ignite sa Davao. Ignite and heal. So, nasa na yung mga champion and heal? So, medyo delayed na, ano, lag ba to? O, hindi natin alam. So, makikita natin sa top taas ang mga runes nila. Pareha sila naka-death, naka-grasa. Undying. Pareha sila naka-undying. Pero, Nocturne yun nga. Tama ka nga, little tempo sa Nocturne. Thank you so much. Kasi, yes. Once na kapasok ang Nocturne tapos naka-little tempo, grabe, ang sakit niyan eh. With the passive pa niya. And... At ayan na po. Live. Yun, mukhang nagpost. Mukhang stop dance lang labanan dito ha. So, okay na. Yun na, start ng game. So again, ito na. Top lane, Gangplank versus Malphite, jungle Kled versus Nocturne. Mid lane, Ziggs versus TF. Bot lane, Zaya and Fid versus Caitlyn and Rakan. And mukhang mataas ata ang ping na mga players natin. And there's a pause. Dapat ang setup nila nasa rooftop lang kagaya natin, di ba? Shoutout niya din po pala sa Gmall. Thank you so much sa pag-accommodate. And habang nakapost tayo, let's go. Si shoutouts daw, shoutouts. Uy, may nag-shoutout sa'yo. Hello daw. Sino yan? Si Lay Guzman. Ay, kala ko bebe boy ko. Hello, hello kay Lay Guzman. Thank you so much po sa panonood. Get well soon. Get well soon. Ganun lang. So, yun. Post time 20. Oo.
So dapat yun nga, kagaya na shout out din niya pala sa Gmall of Digos. Thank you so much sa pag-accommodate sa amin. Lalo na sa rooftop. Guys, magsasarado na dito sa taas. 7:30 na mga dudes. 7:30 na mga dudes. Ano na, mga kapuso, mga kapamilya, mga... Ayan, pinakitaan so, tayo. So, ready nyo na ang mga popcorn nyo dyan and drinks, kay for sure, intense. Intense. Gera talaga to, gera. Oo, hindi na... Rakrakan na, rakrakan. Kung papasok kayo, o go, papasukan din namin kayo. Ganun na ang labanan. Walang talo. Truth, walang talo. Pero, so, hopefully, no, malaki expectation ko ngayon dito sa Digos team. Oo. Kasi nakakatakot ng Clan Jungle, to be honest. Nakakatakot no. Kapag nag-level 6, you didn't know kung saan ito magdadang. Bigla ka nalang papasukan na, uy, nandito na siya. Hindi mo alam. So, start ng game, pareha sila, red same side. Pare. Red kanina. Side mag-start. Ayun, very unique, no? Clan Jungle. Hindi masyado common. Clan Jungle. Pero although, alam, most likely parang comfort pick na to pero comfort pick to ng ano ng JG nila pero baka iisipin niya na nasa top lane ako pero no sa jungle. If I'm right, ito si Fayer is from Panabo or Tagu, basta nasa Davao del Norte ganun. If I'm right, so yun na nga. And meanwhile, actually ang top lane din ng ano, top lane ng Davao is from Tigos eh. Si Gangplank. So, nasa ano siya? Nasa hometown. So, but he represented Davao, pero who knows? So, ano? Tridor? Tridoran to mga best? Tridoran to mga best? Hindi namin masasabi. Hindi natin matel. So, yun. Makikita natin trading. Oh! Nag-flash in. Sobrang matapang ka, girl, ha? Anong ginagawa mo? Flash in. Ang Caitlyn. And nakapag-barrier na siya. Actually, okay yun ah. Okay yun na play. Na-burn niya ang barrier tsaka flash. Pero wala rin siyang flash. Oo, wala din siyang flash. So, pwede na itong dalawan kagad ang work. And makikita na naman natin, same as game 1, ang top lane. Makita mo, grabe na. 3 minutes pa lang, lamang na lamang na by 16, by 13 CS ang Gangplank. No, 17 versus 4. Sobrang dominant pa rin sa top kahit di ba nila binanang Cho'Gath? Ay, mukhang possible first blood ata to. First blood kagad yan. Flash, gun. Di natin marita. At gang sa mid lane. Makukuha ba nila? Mahuhuli ba nila ang Zing? Nakatakas ang Zing. Nakasatchel charge. Nag-flash in ang ano? Nag-flash in ang Nocturne. Pero Makai, nakuha kagad ng flash. Nag-flash in ang Clyde. Mukha bang mahuhuli niya? At magpro-proc ang... Ay. So, magpro-proc na yan. In a few seconds. Lalaki siya. Isang hit na lang. At ayan, binalik na sa Scar. Kapasukin siya ng Clyde at mahuhuli. At tower hit. At us at hindi namatay. So okay yun ah. First blood by Tigos. Yes. With flash in ng ng Tia. First blood ng Tigos. Both flashes ng team nawala. Nawala? So, favor ng Tigos. Although it's favor ng Tigos yung first blood, makikita mo lamang, times 2 ang CS na lamang ng Ziggs over Twisted Fate. So, pero nonetheless, first blood, gold. And top lane talaga. Kung makikita mo top lane, 22-8. Oo. Grabe, lamang na lamang ang top. Binabari lang yung bato. Nakakatawa lang eh, kasi kung titingnan natin yung top lane eh, parang Tigos versus Tigos to eh. Tigos versus Tigos tong top lane eh. Oo nga, no? So, ayat na yan, binabari na naman po, mga kaibigan. Di ba dati, kleptomancy itong Gangplank? Kleptomancy kung alam mo. Oo. May panahon dati na kleptomancy siya, pero dahil sa mga nerf, mga changes, nagbago na rin. So far, and another trading na naman. Another trading? And since wala ng flash, ang Caitlyn, pero may heal. Nag-heal ang Rakan? Yun lang, landian lang. At least wala ng spells for and agang by Nocturne. Most likely, mahuhuli kaya ito. Nag-flash out ang Kai'Sa, flash in ang Rakan, mahuli ang Kai'Sa, mahuli ang Zaya, and kill, a kill or by Tigos. So, 1-2 na. Ano yung sinasabi ko sa'yo? Like, yun na, mapalag na sila, nakikisabay na sila, hindi na kaya last time. Kung gusto nyong labanan ng pasukan, and mukhang mag-flash out ang Malphite, possible makikila ito. At nakuha sa first kill ng ano, ng Clyde, hindi natin mapagkakaila na sobrang ano din. Sobrang napakasakit yung first kill ng Clyde.
Dapat hindi na nag-extend yung Malphite. Hindi ko magets kasi may ward naman siya. Same siya sa may Tribush na side. Pero bakit kailangan niya pa mag-extend? Wala naman siyang gagawin. Uh-huh. Ano lang talaga, mahilig siya mag-extend. Hindi napapansin ko kanila pa sa first game. Wag ka ma-pressure, Malphite. And kung mapapansin mo, no, UMDC. So, LCL player ata. LCL. So, kung tutusin, ano rin, parang... May experience na din siya. Experience na din siya. Experience na how to get along with the other team players outside community nila. Pero siguro first time niya ata maka-attend. Kasi feel ko kinakabahan siya eh. First time niya siguro maka-attend ng ganito kalaki na event. I guess so. Parang ganun. So they decided to go SSFDF sa top side. Nahuli ang mga friend ng Fearbat na wala. And na-kill possibly by Simka. Yup. And bukang another fight sa bot side, nahuli ang Caitlyn, naglalaban sila, trading. Yup. Hindi ko alam, hindi natama ang trap. And possibly a kill. At na-kill ng Saya. Sobrang nakaka-annoy yung fear at silence ng Fiddlesticks. Di dapat nila, no? Huwag sila lumapit kasi obviously yung Fiddlesticks nasa bush na. Lagi nandiyan eh, katabay eh. Nandiyan lang yung sa bush. At lumayo lang sila. Pero no, ito, parang sinabi ko nung game 1, kailangan gawin na Simka is mag-roam siya na mag-roam. Tapos yun na nga nangyayari ngayon, nakakatulong yung mga roams niya. And 7 minutes ito game, tabla, 3-3, ang golden, 1,000 lang. Hindi parehas kanina first game, no? Nagrabe ang gap. 1-4 yun sa first game, pero iba na ngayon, dude. Iba na ngayon. Sinasabi ko, game 2 na to, iba na ang labanan. Kung magpapatalo pa sila, never. Yun, kung ang palag na sa guys, sumasabay. Yup. So, pahinga, hinga-hinga muna tayo, guys. Hinga muna, ha? Kasi 7 minutes pa lang, 3 all na. 6 kills. Within 7 minutes, 6 kills na ang nangyari. True. And kung titingnan natin ang gold, gold gap nila. Gold gap? Top lane lang talaga, may lamang na lamang. Si Malphite. 2.5, lamang na lamang. Jungle, patas lang. Mid lane, patas lang din. Bot lane, okay lang okay. Din. Ang yun nga lang sa top lang, top lang talaga. Top lang talaga yung problema natin mga dito. Pero kung tutusin, no, kahit mabehind ang Malphite kasi banda, okay pa rin siya sa at mukhang mauhuli, nag-invade at ayan. Oh, that was bad. Nahuli siya na. Hindi ko alam bakit wala nang hindi nag-back up. Back up. Nabubulol na ako. Back up pa more. Nabubulol na ako. But hindi ano, hindi siya pinakapad. Truth. Kento miscom, flash in ang PDF. Pero may SS. At ayan, flash in ang kagad ng PDF. Grabe, akala itong laban, nagkakaguluhan, flash out, flash in. Ano ba yun? Mga dude, anong ginagawa nyo? And namatay. Lahat ng flash ginamit kagad. Pero good place yun ng ano, ng Fiddlesticks, pinasok niya. And thank you so much din sa SS ng Gangplank. Nakapag-buy side. Isa lang bumagsak doon, PF lang. Good. Natalo ang team. Pero yun nga, sabi ko about Malphite, kahit behind siya, ayun lang kailangan nila gawin. SS lang, pasok, wala na. Yun lang talaga, combo lang na ganun. Kala mo ikaw lang. Oh, may flash pa. Mukhang makakatakas ba? Yun, hindi. Yun lang kailangan nila, kahit behind siya, SS lang niya. Oo. Tumama lang SS niya. Ano siya, more on assist lang. Para mahuhulo ka dito as a support. Pero okay na yun. So go Davao, laban lang tayo. Oo. Laban lang. Walang atrasan to. So, 10 minutes into the game, 9 kills na. Gold gap, 2K pa lang. Hindi pa ganun kalayo. Hindi parehas kanina na game 1. And maganda ginagawa ngayon ng, ano eh, na... ng Team Digos. Oh, Team Digos. At ayun ako, mahuli na naman. Pero at the same time, makakatakas ba siya? What a fear? Tell me NSS. And nag-SS, makakascattle. Oh, wala! Pati hindi ko pinaputok ang Lantas, madam. What a trade at bot lane. Grabe, nahuli na naman. SS ang rakan, makakatakas. Wala. Hindi. Hindi makakatakas si Kuya. Grabe to si, ano, si Clint. Kahit saan-saan na lang napupunta, makakatakas ba siya? Nakatakas siya. Naka-SS out siya. Nakatakas si Kuya. Nakatakas. Pero at the same time, bot lane, annoying masyado. Anong ginagawa mo, Rakan? Wala ka na magagawa dahil sa fear, di ba? At sinasin kagad ng Saya. Ito yung hindi ko get. Bakit Rakan? Pero ang ganda ng Morgana niya eh. Oo, Morgana Kate.
ganda ng composition kapag yun pili niya. May open yung fiddle sticks, so most likely mag-fiddle lang support ng Dabao. Bakit hindi niya ginamitan ng counter ng Morgana? Bakit nag-stick siya sa Rakan? Yun yung nangyari. So baka, medyo, baka akala ng Team Digos na mag-mid fiddle sticks. So, yun nga lang. I doubt this. Yep. Pero makikita mo, no, eh, parang dahan-dahan na naman eh. 10 minutes into the game, 5k gold lead. Oh, ang mga CS gap. Ano to, disrespect. And then, tinataunt na lang niya. Naglalaroan na lang niya ang kalaban niya. Pinaglalaroan niya. Tamang barilan lang to. Makita mo sa mid lane, 100 to 60. Oh, CS gap, grabe. So, lamang na lamang na talaga. 1,000 na ang gold lane na lamang ng Gangplank. Mid lane rin, 1,000 na rin. Halos 1,000 na all throughout except sa support at jungler. Ooh, sobrang sakit. At ayan ang pinasok na naman. Gera kahit saan. Sobrang matapang sa ni Ate Girl. Sobrang na naman ng Rakan. Atras ang Rakan, nag-trade pa rin sila. Makakapalag pa sila, flash out. Okay, Kaitlyn, ang ginagawa mo. And don't tell me mapapatay siya. Hindi ko mga kaibigan. Grabe na, no? Top mid bot, Gera lahat sabay-sabay. Hindi namin alam kung saan mag-spectate, so quit na lang. For sure, naguguluhan ng, ano, guguluhan ng Digos, hindi na nila alam saan sila papalag. Saan sila titingin kung saan? Kami rin. I feel you guys. Yun nga, no, all throughout the game, grabe, laban dito, gank dito. Kailangan. Napa-flash out ka agad yung bot lane doon, pero sobrang delay na ano. Kailangan ng Digos gawin dito is mag-regroup muna sila, kasi behind na sila eh. Like, baka may pag-aasa pa sila kung mag-teamfight habang wala pa mga SS ang Dabao. Oo. Kaya ito sa teamfight din eh. And mukhang may trading na nangyari sa top lane. Nandito ang Ziggs. Mukhang huli ba? Pinasok ang Ziggs. At ayan ako. Tumanak up by Malphite. What a play. At mapasok ito din ng Klein. At huli ba? Ang Klein nasa backside. At wala siya mahuhuli. Inahabol ang Gangplank. Mahuhuli ba niya? Ay, mukhang hindi. Sobrang sakit. Bagsak ang Nocturne. Uy, TF, ginagawa mo dyan, TF. Tumatakbo ka lang. Pinagpapalo. Gold guard by TF. Mahuli ba yan? Nice niya. Mukhang makakakas pa ang Malphite. TF, atras na lang. Atras po yan. So, gold guard, tama. Oh, bumalik si Scar at mamamatay ulit. Sayang. Yung passive niya, nakakaloka, mga kaibigan. Hindi ko mag-guess anong ginagawa ng TF kanina. Pinasok na sila. Uh-huh. Nandiyon lang siya sa wall. Atras baba. Oo nga. At ang mapupunta ang another turret na naman sa Team Dabao. So, possible miscom. Hindi natin alam. Shout out daw from Lance to Mark Medina. Mark Medina, shout out. Mark Medina, dami kong kapangalan. So, magpapalit ako ng... Guys, keep inviting. At mukhang mahuhuli ang Clyde ata dito. Nag-SS ang TF. Makapatay mo na. Wala na yung Clyde. At ba't siya napaklash? Ginagawa mo, boy. Boy, bakit ka nag-flash, boy? Takot siya. Hindi ko na-guess bakit siya nag-flash out doon. Sure kill na yun. Ba't hindi niya ginawa kanina? Hindi ko guess bakit siya nag-flash out. Hindi ko din guess. Why? Siguro na pindot na lang siguro. Assume na natin na pindot. So, guys, keep inviting ha. Keep inviting. So, up! Mahuhuli ang tapang ka, girl. At no. Okay, bumabawi ang ano. Bumabawi ang Digos dito. Truth. And ginulo, puro ko! Bagsak! Sa passive, bagsak katuloy. At ayan, pinupintirian niya ang bato. And boom, bomba by the, ano, Ziggs. At mukhang mamatay ata ang Malphite dito. Wala ka na magagawa dito. Makakain pa siya, SS out. Hindi, bagsak. Bagsak, bagsak. Ilang bomba kinain niya. Mabawi yan eh. Medyo mabawi ang Digos ngayon eh. Kung tutusin. Oh. Pero more on nagbubuhat. And may trading naman nangyayari sa bot lane. Nag-flash out ang Caitlyn, nag-heal ang Zaya. Aha. Mukhang mapasukin ni Simka sa likod. Nocturne. At dahil wala ka ng heal, good night, walang my friend. Oh! And na-fear pa rin siya kahit siya naka-SS. And grab! Oh! What a thank play by Zaya! Thank you so much doon sa SS ng what a play. G-Team. Dude, 8pm na mga dudes. Well, feel ko more like misplay by Nocturne. Kasi na-miss yung Q niya, na-miss. Oo. And nag-SS ang Clyde, pinasok ng Fiddle 6 ang Rakan, mahuhuli siya. Mabugun! Bagsak ka, boy! Ginagawa mo! Flash in sa Caitlyn, nahuhuli siya. Wala ka ng takas dito, boy! At ayan na po mga kaibigan, 17-7 in favor of Team Dabao. Wala na naman. Umaasa ako sa Digos talaga na makabawi sila, pero
Mukha, balik tayo sa game once. Parang 10k gold lead. Uh-huh. In 15 minutes. Ganun talaga 18 nung... minutes. I know, 19 minutes game 1. We don't know yet kung tatapusin na nila. No, hindi nila kaya pa. Pero makikita mo lamang na talaga masado dito. Turn! Pinakaw ulit. At ginamit nila ang all-in talaga. Grabe! Sobrang all-in sila. Grabe talaga, para mapatay lang ang Fiddlesticks. Which is okay, para sa kanila. Nag-SS ang Rakan, nag-flash in, nag-flash out. And take off ng sequence. And ayan, napatay na din yung kaya. Pero pang-lighting ka, girl. Sorry. And wala si Skarl, naka-dismount. Patayan na naman din yung passive niya. Alright, mga kaibigan. SS by 6. Sa likod, bagsak kayo. Ayan, mga bagsakan. Pinapagpukan na lang kayo. Ah, naku! Liado ka! 24 QK at kinuha ang pang-quadra kill. Easy, mga kaibigan. 16 minutes into the game, 30 kills na ang nangyari. Ano na nangyayari, guys? Guys, Digos Gising, may pag-asa pa. Habang hindi pa sira ang Nexus, may pag-asa pa. Truth, mga kaibigan, hindi pa sira ang ice cream ni Lola nyo. Habang habang buo pa ang base nyo, may pag-asa pa. Pero hindi na po, mga kaibigan, mukhang pinaglalaroan na lang sila ng clip dito, makita mo. Oh, ang ginagawa sorry, mo, hindi na ginagawa mo Gangplank. Napa-flash out ka gagawin ito. Nag-SS sa Malphite. At another kill for Kate. Yes. At ayan, binigyan nila ng ilang Kate. Ayan. Masyadong kampante yung Gangplank doon. Sobrang na parang disrespect yun. Patay ka tuloy, boy. Bagsak ka tuloy. So, yun na. So, parang Dabao will take his own na attack. Another team Dabao. As much as I want to hope na may pag-asa pa ang Digos, pero makikita mo gold gap 14,000 na in 17 minutes. 17 minutes pa lang mga dude. Ano na? 17 minutes pa lang. Sinisira ang top bot lane, sira ng inhibitor. And one TP by Gangplank. Ito mga kaibigan, feel konting silence mga kaibigan. At ayan, namatay. And another SS. And hindi po namatay ang side. Ayun. Pumasok. Lumaban! Patay! Ah! Si Kuya pinasok! Lumaban! Wasak! Lumaban! And mukhang ito lang nga talaga ang game namin. Mas game maaga siya. 18 minutes pa lang. Kanina na sa 20. Pinasok ng al... Aba, disrespect ko mga kaibigan. Flash out. And another IHG na naman to, dude. Hoy, wala kang takas dito. Mamatay! Hindi siya namatay! The fear kagad ng al is life. So mga kaibigan, mga friendship. So ito na, most likely this is the game guys, 18 minutes into the game, 25-10, 44-27 for Dabao. And the winner of Digo Cyber Games 2018 League of Legends, ang Team Dabao mga dude. So yun na, parang wala na game 3. Nang game 3 dahil best of 3 lang ito mga mukhang dude. Mapapaaga ang win ng Dabao. Aha. Pero so, no, kahit pa paano no? May potential naman. May potential yung team ng Digos eh. Oo. Sinasabayan nila. Sinasabayan nila early game. Pero bandang mid game nawala sila. Nawala. Oo nga. I don't know kung saan. Dahil sa miscommunication. Siguro miscom. Kagaya nung na-invade yung Nocturne kanina. Nocturne pero clan. Walang backup sa bot lane. Oo. Yun nga rin. Yun nga rin. So makita natin end game stats. 26-10 ang score in favor of Dabao. And grabe, MVP ng game, tingnan natin. Kung sinong... Highest ano? Highest damage Saya. Dealt, Isaiah. Saya. Sa... Ano naman, sa Team Digos team... was Nocturne. Makita mo talaga eh, ginawa ng Nocturne yung lahat. Yung best niya. Super. Ginawa niya na best niya. Tinay niyang ibuhat. Mm-hmm. Pero, yun talaga guys, hindi pwede manalo parehas. May matatalo talaga. Aha. And, lesson learned. So since you have already na makita nyo na kung gano'ng ka-dominate masyado ang Team Dabao, gano'ng ka-dedicate, lalo-lalo na sa tournament, congratulations. Congratulations pa rin to both teams, Digos and both teams, dahil hindi masyadong biro ang pinagdaanan nila from sa venue ng GMall sa technical difficulties. Lumipat sila sa F-Work. Thank you so much din nga pala. Right? And shoutouts daw. Shoutout sa NCGC by Dwayne. Kodera Mondido. Kung saan siya naglalaro. Doon raw siya naglalaro. Shoutouts, shoutouts. Tapos. Kung saan ka man naglalaro, hello, hello. Shoutout daw kay Ryuji. Ryuji, siya tayo yung top laner ng Team Dabao. Yung taga-Digos, Ryuji. Shoutout, shoutouts daw by so RYXCEL.
Hindi ko alam paano basahin. Rixel? Rixel. Rixel. I guess Rixel. Yeah. So guys, sa mga nanonood ngayon, don't forget, we have an FB page, which is NCGC Esports. You should make sure na i-like, subscribe, and ring some notification dahil anytime may pa-event ang NCGC, hindi nawawala ng event. At the same time, meron tayong community page, which is League of Legends. League of Legends, Mindanao. Community. Community. Yes. And take note, hindi lang nagtatapos dito ang game dahil may tournaments, upcoming tournaments pa, Rookie Cup. Oh, marami pa upcoming tournaments. So, you just have to follow the NCGC. Ayan, stay updated lang sa mga pages natin. And may mga parating pa na mga tournament events, mga League of Legends events. So, mga League of Legends players dyan, sa mga parang gustong sumali ng mga pro gaming ata, mga pro gaming, gustong lumaban sa mga malalakas, may kung, mga tour na tayo dyan. Pero kung meron din tayo tour na for casual players, mga chill lang. Yung Rookie Cup is more like bawal ang mga veteran players doon. So most likely, pwede kayo bumuo ng teams doon. Kasi may possible na ang mga veteran players naghahanap or nagsascout, right? And shoutouts daw by Junaid Radyab. Shoutouts sa inyo. Shoutouts. Hello. Hello. Junaid. And shoutout sa One Trick Raven. One Trick Raven. Draven. Which is Raven. Angelo. Si Angelo. Yeah, kay Angelo. Angelo or Angelo? Shoutout sa Uncle Kiko and friends. Oo. Kay, saan naglaro yun? Shoutouts din raw sa Sayas. Yes, kay Kuya si, Jui. Yes, Jui, yeah. I guess. Glenn Ariat. Yep. So, yun nga. So, Rookie Cup, daming event. Shout out Justin Paul Rojo, lakad matatag. Normaling. Lakad matatag mga sir, ma'am sir. So, biglang nabuhay ang mga viewers natin ngayon na tapos ng game. Masyadong, baka may lakad matatag din tayo dito ah. Oh, shout out daw by Lester Andig. Lester and Digos player dati. Teammate mo? Teammate. Naglaro to siya nung last PCG. Also, so may Triduran din palang naganap. So, yes, great play with Digos. Guys. Tama nga. Congrats pa rin. Congrats sa Davao for winning the championship. Congratulations. So, may trophy. And congrats pa rin sa Digos team. Kahit pa paano, second, may prize pa rin kayo. Hindi pa rin kayong uuwi na naluhaan. Mayroon pa rin. 1K RP din sila sa 4 qualifiers, then may another RP for this ata. Not bad. May pang hello Lucian, so ang IGN ko lang pala nandyan lang. So labasan na yung mga best friends. Best friend, hello. Mga Mr. Gibbs, labasan and na yun. And take note, Kitty, like sinabi talaga ng players sa Davao na kapag manalo ang Team Davao, EMG ako ng 5MG. So aasahan ko yan. Thank you. Shout out to Clifford. Nash Lantaco and... Hindi ko gets to, pero natawa ako sa caption mo. Shout out raw sa Team 6 Inches ng Bukidnon by Chan Zazonak. Baka sila ang sumali last time, sa qualifiers. So, congratulations pa rin. May magpapa-shout out pa, like... Oh. Okay, so yun na nga guys. Kahit pa paano... Hindi pa rin to, hindi pa nagtatapos hindi pa tapos lahat dito. So, parang it's your stepping stone na... mag-improve. There's a room for improvement pa, guys. Especially, I bet, Kitty, na natatalo din kayo. Right? Natatalo din kami. Kahit pa. So, lahat ng mga veteran players natatalo. So, just keep motivated. Kung may passion talaga kayo to join tournaments, then go ahead. Show some skills. Show some improvement pagdating kagad sa sa next lang. Month. Or next week, I guess. So, shout out by Clifford again. Nasa NCGC Digos daw sila. Yes. Oh. And another shout out by George Sumanday. Shout out kay Hans. Naaraw sa venue. So, nandun siya sa venue. Okay. Okay. gusto magpasalamat. Maraming salamat sa mga viewers ngayon. Last kong check, para naka 80 plus tayo or lampas pa tayo. Truth. Maraming salamat sa mga Thank viewers. Thank you so much. Sa mga nag-share, sa mga
sa mga nag shoutouts, the comment, nagsumabay sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat na nandiyan ngayon sa Gmall. Oh, sa baba. Dahil sa rooftop kami. Bigos. Pakita niyo kami sa Thank you so much dahil sa sponsorship, pati sa mga production staff, sa mga nag-effort. Thank you. And lastly, sa players, kung wala kayo, wala din tong tournament. Right? So I guess this is maraming salamat ulit. This is Digo Cyber Games League of Legends 2018 Champion Davao, first runner up Digos. Congrats sa inyo lahat. Maraming salamat. I'm Kitanda and this is Mark Su. And we are your caster for tonight game. So see ya again guys. Ciao. Thank you.